And welcome sa bahay ng inyong inang ganda. Ayan, sa Shiburi Desu. Long time no see, mga kababayan, mga anak ko. Nakabalik na ako dito sa Japan. Dumating ako dito noong December 26. At marami pa rin mga proseso kagaya nung una. Pero mas madali ngayon kasi hindi kayo masyadong marami. Hindi kagaya nung una. Marami pang bumupunta ng Japan. Marami pang bumabalik. Marami pang pwedeng pumasok dito ngayon. Mga permanent resident na lang at saka yung mga seaman, yun lang po yung laman ng eroplanong sinakyan ko. So, ang nangyari po paglapag ninyo sa Narita, sa Narita po kasi yung airport namin. So, paglapag namin, mapipilahin kayo. And then, meron silang mga ibibigay sa inyong mga documents. Kung maraming hindi man marami. Check nila yung documents ninyo, tapos yung kulang ay bibigay po nila sa inyo. Yung mga hindi nyo hawak na documents. Meron pong document na in Japanese writing lang, pero huwag po kayong mag-alala kasi ituturo nila sa inyo kung ano ang kailangan nyong gawin o kung ano ang isusulat nyo doon sa binigay nila sa inyong papel. Meron din naman pong may English, kagaya ng written pledge. Meron pong binigay sa amin sa loob ng aeroplano. Philippine Airlines po yung sinakyan ko. May binigay sila sa amin na written pledge na maliit. Pero hindi po yun tinanggap kasi sabi, bago na daw po ang written pledge, hindi na daw yun. So, binigyan nila kami ng ibang copy. Meron silang ibibigay sa inyo tapos pipirmahan nyo lang yun o susulatan nyo kung ano yung mga nakalagay doon na dapat yung i-fill out. Ipapakita ko po sa inyo yung ibang documents na binigay sa akin na hawak ko pa na hindi nila kinuha. First, ang kailangan nyo pong dalahin sa galing sa Pilipinas ay ang inyong negative result, kagaya po ng una, PCR test ng negative kayo. And then, meron pa din pong QR code. Ilalagay ko po uli sa description itong video kung saan makukuha yung QR code. And then, kung kayo po ay vaccinated, kailangan nyo pong dalhin ng inyong vaccination card. Yung inyong, dito sa Japan, ang tawag nila ay vaccine passport. Yun, yung vaccine passport. Or yung vaccert, pag sa Pilipinas po kayo nagpa-vaccine. Yun, kailangan po alam niyo yung information about sa vaccination, yung kailan kayo nagpa-vaccine, mga ganun. Sa QR code nyo na papasok ng Japan, merong kayong question doon kung kailan kayo na-vaccine. So, kailangan alam niyo po kung kailan kayo na-vaccine. Anong klase ng vaccination? Ako kasi Pfizer, so Pfizer po yung nakalagay doon. So, ganito, may nabago. Noon kasi, nung umuwi ako last June, meron kaming quarantine 3 days sa hotel. Wala pa kasing vaccination noon. Ngayon, kasi di ba may Omicron na naman. So, ang mga bansa na meron ng Omicron, meron silang quarantine sa hotel. Ang Pilipinas po, wala pa naman. Kaya, pwede ka pa pong umuwi ng bahay ninyo kung ikaw ay fully vaccinated at meron kang negative result. Pagdating mo sa Japan kasi, meron uling saliva test. Pag nag-negative ka dun, makaka-uwi ka na. Pero, hindi ka pa po rin pwedeng gumamit ng mga public vehicles or yung mga bus, trains, ganyan. Hindi pa pwede. Pwede kang mag-rent ng sarili mong sasakyan. Kung gusto mo, umuwi na diretso sa inyo. Or magpapasundo ka talaga. Kagaya ko, sinundo ako ng husband ko from Iwate Ken. Pumunta pa siya ng Narita. 6 hours drive. Dapat yon normally. Kaya lang ngayon, meron ng Yuki or meron ng snow. Kaya sobrang bagal lang ng patakbo ng asawa ko. Kaya medyo matagal kami
bago naka-uwi dito sa atin. So, ganun pa rin po. I-isolate mo pa rin ang sarili mo for 14 days. Araw-araw ka pa rin nilang tatawagan. Araw-araw pa rin nilang i-check kung nasaan ka. Dahil dun sa My SOS na app na kailangan mong i-install. And pag hindi ka pa naka-install nun, huwag po kayong mag-alala kasi pagdating nyo ng Japan, tuturuan nila kayo kung paano nyo i-install yung app. And then, tuturo nila sa'yo kung paano nyo gagamitin. Hinihingin pa rin nila yung inyong email address. I-check nila kung yung email address mo ay gumagana ba. Yun, lahat yun ituturo po nila sa inyo yung sa airport. Meron pong isang malaking pagbabago na medyo mahirap kasi bibigyan nila kayo ng swab test kit. Ito po yun. Bibigyan nila kayo. And then ito ay gagamitin ninyo pang tatlong araw, pang anim na araw at pang sampung araw na dumating kayo sa Japan. At take note po ninyo, ang pagdating po ninyo ay hindi pa po yun yung unang araw. Yung kinabukasan pa. Halimbawa, dumating kayo kahapon, ngayon pa lang po mag-i-start ang inyong first day. So, today is my third day. So, kailangan ko mag-ganito. Kailangan ko mag-swab. So, ganito po siya. First time ko po gagawin. So, meron naman po siyang instruction. Ganito. Ayan. Siguro baliktad ba dyan? Instruction po ng papanong gagawin. So, kinakabahan ako kasi, di ba? First time ko palang magaganito sa sarili ko. Ayan. Meron siyang English. Meron din siyang Japanese. Ayan. Insert swab into around 2 cm from the nostril slowly. Eto na. Moment of truth. Meron siyang 5 pieces kasi. Pag nagkamali ka, pwede mong ulitin. So, ilabas ko naman na lahat ng mga kailangan ko for today's swabbing. Meron siyang ganito. Dito nyo ilalagay yung sample. Paano bang gagawin dito? Tatanggalin yung takip. Siyempre. So, ayan. Bale, 5 pieces siya. Biligay po ito sa inyo sa airport. Tapos, iuwi nyo sa inyo. Tapos, yun nga po, ika-3 araw. Anim na araw at ika-10 araw po kayo magsaswab. Pasensya na po kayo sa itsura ko. I walk up like this. Ayan. So, dito siya ilalagay. So, ito siya. Pabasahin natin isa-isa kasi. Mahirap na baka tayo magkamali. Ang hirap nito, hindi ko masyado maintindihan. English kasi. Ito na siya. Moment of truth. First time ko magtutusok ng ilong ko. Para po ito sa mga tao na pauwi pa lang ng Pilipinas at gustong malaman kung paano mga gagawin nila. Ayan na siya. My God. Ganyan, tapos igagano ng ilang... maghanda na kayo ng tissue nyo kasi mangyayari talaga to. Tapos ito, alisin ng takip. And then, hold the cotton ball of swab. Ganyan. Tapos ilalagay na natin to dito. Tapos, rotate the swab for about 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, hindi niyo makita. 6, 10. Ilang tapos, take out the swab while squeezing the cotton ball. Pagkatapos pala, aalisin mo siya agad. Pagkatapos pala ng 10 minutes, aalisin mo na siya. Then, ilalagay mo to. Meron kasing ganito, yung tip. Ilalagay mo siya, then leave it for 5 minutes. Ganyan siya. Ilalagay mo siya dito for 5 minutes pagkatapos mo ilagay. Then, kailangan mo siyang ipatak dito ng 2 drops lang. 2 drops, 10 millimeter above. Hirap naman ito. Kailangan
precise ba na 10 millimeter? Kasi daw pag masyado daw siyang malapit, baka mag-error. So pagkapatak ng dalawang beses, kailangan mo nang pindutin itong ito agad-agad. Dalawa lang. 1, 2, then pindot. Pagkapindot, iintayin natin yung result. Ayan na siya, pinindot ko na siya na. Tingnan natin kung anong magiging result. At mag-iintay po tayo ng 30 minutes. So, eto na po yung ating result. Ayan na siya. Ibig pa sabihin nito ay negative po ako. So, thank you Lord. Maraming salamat po. Negative po ako sa test. So, eto na po yung mangyayari after 30 minutes. Ang next step po nito ay kukuhanan niyo po siya ng litrato. At meron pong app, yung doon po sa app niyo na may SOS, ilalagay ko po dito ang instruction kung paano yung gagawin ninyo para po maipadala niyo po ito, maisubmit niyo po ito. First po, makakatanggap po kayo ng email or ng makakatanggap po kayo ng notification from my SOS na kailangan nyo nang mag-take ng test ng ganitong oras or hindi kayo, sa akin kasi dumating, kailangan ko mag-test before 12 noon. So, morning po yung sa akin. Hindi ko po alam sa iba kung anong oras ang dumating sa kanila na kailangan nilang mag-test, pero sa akin po, before 12 noon dumating siya. So, ito po, kinuhanan ko na siya ng litrato at pinadala ko na siya dun sa my SOS. Meron pong instruction doon sa ipapakita ko sa inyo. Meron English naman po yung nakalagay doon. Depende po kasi yun sa paglagay sa inyo ng application, pagpasok nyo ng Japan, ay meron doon nakalagay kung English or Japanese ang gusto nyo. So, isiset lang yung language nyo sa English, language sa English, and then, makikita nyo po, English na po siya, ginamit nyo yung my SOS nyo. So, ayun po, ito po yung aking ika-third day. So, and then, matatapos po yung aking quarantine day sa January 9. Sa January 9 po, kailangan nandito lang ako sa kwarto. Medyo mahigpit sila ngayon. Talagang ine-emphasize nila na hindi ka pwedeng makapag-halubilo sa mga tao, sa mga, kahit sa mga kasama mo sa bahay. Magpapadala sila ng notification doon sa my SOS na kailangan mag-solo ka lang muna. Hindi ka pwedeng, as in, isolate mo yung sarili mo. Hindi ka pwedeng makapag-halubilo sa mga kasama mo sa bahay. Depende po yun sa inyo. Kung halimbawa talagang walang magagawa, kung kailangan nyo talagang sukasuhin yung asawa nyo, yung anak nyo, mag-ano lang daw siguraduhin na palagi kang nakamask, yung hindi ka, wala kang contact na sa kanila. Basta ingat daw, ingat daw. Ayun, tapos, saan pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Sana po'y nakatulong itong vlog na ginawa ko para sa mga pauwi pa lang ng Japan at sa mga kababayan natin na hindi alam kung ano yung gagawin pagdating dito, maraming mga tanong. Baka po meron akong hindi nasabi dito sa video na to at gusto niyo pong malaman, pwede po kayong mag-comment, itanong niyo po sa comment section and then sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Sana po ay mag-subscribe po kayo dito sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang i-like itong video at i-share po sana ninyo sa mga kaibigan ninyo na pauwi din dito para po baka sakaling makatulong. Maraming salamat po ulit.